Hello guys, kumusta na kayo? Welcome for another episode of the Morris Farms channel. Sa vlog na ito guys, pag-uusapan natin yung mga indications or mga sinyalis, mga signs na ang ating ubas ay pwede ng epruning or pwede ng putulan ng sanga para siya ay magbulaklak at magbigay ng bunga guys. So, samahan nyo ako guys at pag-uusapan natin ang topic na ito. Nasubukan nyo na bang mag-pruning guys? Kumusta naman ang resulta? Successful ba? Nakapagpabunga ba kayo guys? Kung nakapagpabunga kayo guys, congratulations. That only proves na alam nyo ang inyong ginagawa, na ginawa nyo yung mga tama na procedures para ang grapes natin ay palakihin at pabungahin. Ang sabi nila guys, ang isang indication na dapat na tatandaan natin ay yung age ng ubas natin. Ang sabi nila, ang mga grapes na itinanim natin guys mula sa cuttings dapat ay 8 months to 1 year bago ito i-pruning. Yun ang sinasabi nila. Pero ang pagkaalam ko, yung iba naman dyan na siguro mabilis lumago yung kanilang mga ubas, mabilis lumaki, so nakakapag-pruning sila ng 6 months. Meron pa nga sila yung sinasabi nila na green pruning na nagagawa yon sa 5 months or 6 months. Pero kung susundin natin yung kalakaran guys, dapat ipruning natin ang ating ubas pag ito ay meron na siyang 8 buwan or 1 taon na siya, para masasabi natin na matured na itong ubas natin at walang pag-aalinlangan na tayo'y mag-pruning. Ang mga physical indication naman guys na pwede nang i-pruning ng ang ating ubas ay ang kanyang physical appearance. Malaki na ba ang kanyang main trunk? Malalaki, matataba na ba ang kanyang protein cane? Yun ang isang titingnan natin guys. So, dito sa ubas namin guys na kapopruning lang kahapon, talagang sinadya ko guys na mag-video ngayon na wala na yung mga dahon nito para maipakita sa inyo guys ang itsura nila at saka yung mga sinasabi ko na physical indications na pwedeng tingnan natin para i-pruning ang ating mga ubas. So ang physical indication guys ay yung kanyang main trunk. Isa yon. Tingnan natin kung ito ba ay malaki na. Gaya nito guys. Malaki na ba siya? Ang sinasabi nila dapat pintle pin size. So nagdala ako ng pintle pin para ipakita sa inyo guys na ito, ipakita sa inyo na talagang malaki na itong puno ng ubas namin. Kasi laki na siya, mas malaki pa siya sa pintle pin guys. Ayan oh. Kita nyo guys, mas malaki na siya sa pintle pin. So okay na siya, pwede na, pasado na sa criteria na yan. Tingnan din natin itong ibang puno guys, gaya nito. Ayan oh. Oh, mas malaki na siya kaysa sa pintle pin guys. Ayan oh. So pwede na rin siyang pabungahin. Pasado na siya sa criteria na yan, na malaki na ang kanyang protein trunk. Itong main trunk niya. Ito guys oh, isa pa. Yan guys oh. Malaki ang kanyang main trunk. So isang indication na pwede nang pabungahin ang ating ubas. Ayun guys, ang isang physical indication. Ang isa pa guys, yung sinasabi nila palagi, dapat ang ating protein cane ay pencil size. So, dapat guys, itong mga protein cane ng ating ubas gaya nito, dapat pencil size siya guys. So, nagdala ako ng pencil o lapis para ipakita sa inyo na pencil size na itong pruning ko guys. Ayan o. Oh, kita nyo guys. So, okay na rin siya, pasado na siya sa criteria na yan. Ito guys oh. Yan guys.
halos magkalaki na sila ng pinsel. So pasado na siya guys sa criteria na yan, pincel size sabi nila. Ito guys, oh. Oh. So pincel size na siya guys ng pruning ko. So yung isang criteria na yon dapat tingnan natin guys. Isa pa ay yung kanilang color ng pruning cane. Dapat daw guys brown ang kulay na ng pruning cane. Huwag tayong magpo-pruning na mag-iwan tayo ng green na pruning cane kasi hindi, walang kasiguruhan na ito'y magbubunga guys. Usually pag nag-pruning tayo ng green na pruning cane, may lumalabas ng shoots pero usually mga dahon lang yon guys. So kailangan talaga ang iiwan natin guys puro brown pruning cane. Tanggalin natin lahat ng green na pruning cane guys. Kaya yun ang ginawa ko, hindi ako nag-iwan ng green na pruning cane. Yan guys, oh, mga brown lahat ang iniwan ko guys. Yan ang isang indication na pwede nang i-pruning ang ating ubas. Tapos guys, ang pinaka-importante guys sa lahat ay yung kanyang mga buds. So dapat daw guys ang buds ng ating ubas ay buntis. Yung iiwan natin ba, yung pagpuputulan natin, dapat buntis daw guys or pregnant. Itong buds, ito guys, oh, kikita nyo, talagang buntis na buntis ang mga buds ng aking ubas guys. Dito ko siya pinutol kasi dito sa kwan, yung tinanggal ko guys, sigurado hindi buntis yon. Yan guys, oh, kita nyo mga buntis, oh, talagang buntis na buntis yung iniwan ko guys. So ang most probably itong mga buntis na buds or nodes na iniwan ko, pag lumabas yung mga shoots nila guys, maglalabas din yan ng bulaklak at saka later on magkakaroon ng bunga yan guys. Kita nyo guys, oh, ito yan, mga buntis-buntis yan guys, oh, dito ko pinotol, buntis na buntis siya guys, oh. So yun ang primary consideration natin guys, dapat buntis ang ating pruning cane na iiwan. Tanggalin natin lahat yung mga hindi buntis guys kasi malamang hindi magbibigay yon ng flower. Ito guys, oh, mga buntis, pagsilipin nyo guys, oh. So in a matter of a week's time magbabad break na yung mga yan at hopefully yung shoot na lalabas ay may kasama ng bulaklak guys. Yun ang inaasahan natin guys pag tama ang ating ginagawa. Yan guys, oh. So yung mga criteria na yun guys, sa tingin ko naman na-met or nagawa ko dito sa aking ubas guys. So sana magkakaroon ng bulaklak. Anyway guys, I will make an update vlog on this pag mayroon na silang bulaklak guys or kung ano man ang mangyari dito, anong magiging result nito. Kay may bulaklak o wala, gagawa rin pa rin ako ng update guys. Ayan, oh, mga buntis guys yung iniwan ko. Yan guys ang primary considerations. So hindi importante guys yung haba ng pruning cane. Makikita nyo actually ilang buds lang ang iniiwan ko na dito. 1-2 dito hanggang 6 lang. Tapos dito 3 buds lang yan guys. So ang kwan ngayon guys, hindi importante yung haba ng pruning cane ng iiwan natin guys kasi ang importante yung pruning cane na magbibigay ng bulaklak ang iiwan natin.
yun ang most important, guys. Most important consideration. So, yun. Ang tawag nila kasi dito, guys, ay ano, mata. Ito sa ano, sa iba, mata, sabi nila. Pero sa US, ang tawag nila dyan, nude. Sa atin, buds. So, yung iba, tinatawag nilang buko. Ito, buko. So, dito sa norte, ang tawag nila, mata. Or, may nagtatawag naman dyan, bud's eye. So, yan, guys. Yan, o, mga buntis. So, hopefully, maganda ang magiging resulta ng pagpo-pruning ko dito sa aking ubas. Yan, guys, o. Mga buntis lahat yung iniwan ko. So, I will just have to make a summary on this vlog. Yung sinasabi ko na indications or palatandaan na pwede nang i-pruning ang ating ubas. Number one, yung edad nila, guys. Dapat 8 months to 1 year. Tapos number 2, yung physical appearance nila. Yung gaya ng trunk nila, kung gaano kalaki, dapat malaki na siya. Tapos yung protein nila, dapat pencil size. Tapos yung color ng protein canes na iiwan natin, guys, dapat mga brown lahat yan, guys. Huwag tayo mag-iwan ng green na protein cane pag gusto natin na sigurado na ano, magbibigay ito ng bulaklak. Tapos ang pinaka-importante, guys, kung saan tayo magpuputol. Doon tayo magpuputol sa buds na buntis or nakabukol talaga, guys, gaya nito. Bukol na bukol siya itong mga ito. So yung mga buds ay na yan, hopefully magbibigay ng flower later on. Yun, guys, ang mga considerations. Sana, guys, may natutunan kayo dito sa vlog na aking ginawa. May kapulutang aral para sa ganon, lalong mape-perfect natin ang science ng ating pag-uubas. Well, guys, sa mga kaubas natin, guys, na hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na rin para sa ganon, tuloy-tuloy pa rin ang information na may share ko sa inyo sa aking experiences dito sa aking pag-uubas. Sabay-sabay tayong matututo, guys, kung paano mag-alaga ng grapes or ubas. So, yun, guys. Thank you for watching this video. This is Onopri Morris of the Morris Farms. See you on the next video, guys. Thank you.